I'm Good Morning. I'm Roger LaRoya, Pilot in Power Consumerism. I want something to you, all of you. I have good news. This is the Hall of Fame, new Hall of Fame. This is top, this awarding for Louis B. Gascon. Louis B. Gascon. This is the new Hall of Fame of Empowered Consumerism. Now, you see, in this next video, is continue. That's why, hello, hi, and you're watching this. Because this is a big surprising to Louis B. Gascon. This is the one of Hall of Fame now. Now, this is 2021. This is a big additional. Before is only 6 Hall of Fame. Now is 7. More than Hall of Fame, but this is a new Hall of Fame of 2021. Louis B. Gascon. Louis B. Gascon. This is the number one of additional of Hall of Fame of Power Consumerism 2021. That's why I give you the video and you're watching who is this guy. And say, see you again. Our ceremonial welcome begins by calling on the current members of the Hall of Fame. Mylene Epdane. Floribe Andales. Mario El Nitare. Roy Zaldúa. And Carlo Buenaventura. What does it mean to be a Hall of Famer? It means setting your sight on your goals, on your targets. Hindi kailanman mawawala ang focus mo sa gusto mong marating. You set big and small goals. May pang-araw-araw, may pang-matagalan. And you don't quit until you reach every goal, whether big or small. Bilang isang Hall of Fame, hindi ibig sabihin titigil ka. Laging nakatuon pa din ang puso at isip mo sa sunod mong tagumpay at pagtulong sa ibang mga tao para magtagumpay din sila. At alam mong kakayanin mo dahil kagapay mo ang kampanya sa agapay ng pagtupad ng iyong mga pangarap. The road to HOF is never easy. You will first pass many trials and disappointments along the way. Kung ang iba titigil at manghihina dahil sa hamon at pagsubok,
It is the ability to get up, to take a deep breath and start again. That will bring you closer to the HOF. Tandaan, you are a leader among leaders. That is the true mark of a Hall of Famer. To be an HOF means you are resilient and flexible. Kaya mong mag-adapt sa mga nagbabagong sitwasyon. It means changing strategies or revealing your approach. Gagawin mo para kasabay sa changing times. Yes, it has been said, to be an HOF is to be a genuine leader and leader who builds and nourish other leaders. Being an HOF means you have greater opportunities to help and serve others. Dahil sa iyong sariling sikap at tiyaga, your work results in improving the lives of others. It could be your clients and their families and your co-workers, your groupmates, sila ang kasabay mo sa tagumpay. Sila at ang Easyverse 3.0, the company that gives you the motivation and the means to succeed. Hindi ang speech ko ipakitaas. Direct. What does it mean to be a Hall of Famer? It's a badge of honor and achievement that stay with you and serve you both in good times and bad. When you are down and times are bad, it reminds you of what you have achieved. When you are triumphant and times are good, you are fueled to do even better. To be an HOF is to be inspired to reach the higher goals for yourself and for the others. Thank you. You have heard words of wisdom from our Hall of Famers. And today, we welcome the latest addition to their elite ranks. Here is our new Hall of Fame awardee. Determination, self-discipline, faith, and compassion. Traits that are at the core of every Hall of Famer's strength. Today, one more outstanding individual makes it to this brilliant circle. An exemplary achiever who inspires and is worthy of emulation. He embodies all the shining qualities of the best in the EC-verse. The EC Hall of Fame welcomes Louis V. Gascon! Mr. John Aspirin, Doc Connie Cabantog, and Doc Ed Cabantog to please join our Hall of Famer in a photo opportunity.
Congratulations to our newest Hall of Famer, Louis V. Gascon! Salita pa pala. So, first of all, una sa lahat, pareho lang yun. Wala ko isip. Gusto ko lang magpasalamat sa Empowered Consumerism. Totoo na kahit anong labas ng galing, kahit anong labas ng pangil, kahit anong maturity sa career, pag walang matibay na kumpanya, pag walang nagbibigay ng magandang produkto, pag walang nagbibigay ng magandang direksyon, tapon lahat na maturity ng isang leader. So I'm very proud sa company na inalisan ko at binalikan ko. And tama no? yun nga, sabi ko na kahit anong galing, pag walang kumpanya na katulad ng Empowered Consumerism, pag walang katulad ng mga BP, marketing team, and of course sa mga BOD, thank you so much. Mga uplines ko, Roy, Up Mylene, Up Carlo, sa mga crosslines, Sir John Aspirin, thank you, my upline, dalawang mag-asawa, ha? Paru-parong bukit, si Joe Miman yun. Si Joe, thank you Doc Ed, thank you Doc Connie, and nagpapasalamat din ako sa, alam ko kasi ito yung award na bago pa lang ma-awardan, inisip ko talaga na parang inisip ko yung mindset ko. Ganyan pa lang, kinokorek ko na yung mindset ko na pag sinabi kasi yung Hall of Fame, pag napapanood ko sa NBA yan, parang retirement na. So, ina-mindset ko sarili ko ngayon, no? I'm a businessman, negosyante ako, at nagkataon na lalab ko yung industry, at nagkataon na meron akong company na sinasandalan. So, ito pa lang yung start din ng journey ko na panibago na mas marami tayong ma-inspire na tao. And whatever na na-achieve at marami na inspire, gusto ko lang patunayan na lahat na nagawa, wala imposible. Hindi porke ikaw na yung background, anong natapos, depende kung ikaw talaga mangarap ka, na i-break mo, lahat ng imposible dapat nasa utak ko, nasa utak mo na posible yan, na kaya ko rin yan. And kung ito man yung huli kong akyat, sobrang proud sa journey ko, sobrang proud na pagiging networker, sobrang proud na maraming natawid sa buhay, marami tayong natulungan, and gusto kong pasalamatan lahat ng mga leaders ko like Shogun, Royals International, Project High, Jelim Project, my upline Joseph Lim, I love you so much. Kung nasan ka man ngayon, I love you. Linahanap kita eh, di ba? And of course, Extreme Alliance, oy, thank you so much. Elites Empire, MHI, and di ko na maisa-isa, basta lahat ng mga leaders na naniwala sa dreams nila, regardless sa anong team, sa buong AIM Global, Empowered Consumerism, eto lang masabi ko, na sobrang thank you lahat tayo, lahat kayo, lahat ng mga nakapalibot sa atin, may purpose, bakit tayo nag-grow, bakit tayo umabot sa ganito, and ako mismo nagpapasalamat, thank you Higher Creator, umabot ako na hindi ako nadala. I never count failures, I only count blessings, na kahit problem sa tingin ko noong una, pero my purpose to, and thank you so much sa pagiging Hall of Fame. This is only the beginning. Thank you so much. Wala na. Oh, payak talaga eh. Di ba? Masaya eh. Masaya naman. Pwede mo masaya umiyak, di ba? Hindi yun. Thank you so much. And sa lahat po na mga nandito, thank you so much. Thank you. Thank you.